nilikha ni Kapid na itong Trading RX. Pero, bakit nga ba Trading RX? Alam niyo naman na dating med rep si Kapid Lat. At kung mapapansin niyo sa reseta, ay may makikita kayong maliit na logo ng RX. With that, ang objective ng Trading RX ay bigyang reseta o solusyon ang inyong mga trading problems, lalong-lalo na sa intangible parts. Natalo ako ng 1.7M last August 2021. After noon, kinocha ko ni Kap. And masasabi ko na malaking-malaking parte yung TRX kung bakit nandito pa rin ako as a trader. Nag-guest ako sa Trading RX noong November 2021 nung ma-achieve ko yung first million ko sa trading. I was really happy back then kasi meron akong first million syempre. But then, na-realize ko unti-unti na I was full of myself, I was prideful, ang inisip ko lang yung sarili ko. Sobrang laking part nung journey ko sa trader development and TRX. Naihatid niya ako from being that prideful trader to a trading coach and now to a teacher. Samahan niyo kami sa mga kwento ng buhay na nagbago at sa mga trading problems na bibigyan natin ng sagot at solusyon. Inyong abangan ang mga discussion na magbibigay ng aral sa trading, business at intangible. Ako si Coach JM. Hey partners, this is your coach, Coach Ron. And this is Trading RX. Hello fam, we're happy to see you today. Before we start, we'd like to remind you of a couple of house rules to make the session productive for everyone. Ready ka na ba? Let's go! Never believe the word we say. It doesn't make it right and it doesn't make it wrong. It doesn't make it true and it doesn't make it false. Everything that we will say here comes from our own personal experiences. Sabi nga ni Bruce Lee, adopt what is useful, discard what is useless, and add what's specifically your own. Don't forget to participate at 100%. So, to maximize the learning experience, sabay-sabay nating i-close yung mga distractions natin sa harap natin, sa likod. Close your tabs, turn on your camera, silent your phones, or put it into airplane mode. And always remember to share and make sure that you do all the activities at gumalaw. Yon. Next is, be early. Of course, we don't want you to miss anything that is important in this session. And of course, we want you to maximize this learning session. Kaya don't be afraid to ask questions. The world belongs to the askers. So if it's time to ask questions, don't shy away. Laging tandaan, huwag mahiyang magtanong. Take as much notes as you can. Don't trust your brain. Malay mo, ito na ang lesson na magpapayaman sa'yo. At syempre, huwag din natin kalimutan na finish what you start. We will be together for quite some time and gusto namin nakasama ka pa rin namin until the very end. Now, place your hand on your heart and say, I am a finisher. And of course, don't forget to enjoy the session. Yon, bigyan naman natin ng isang bagsak ang ating TD coaches para mga artista na yung 3, 2, 1, boom! So, guys, how many of you ang nakapag-trade and kumita na? Please type kumita. Sobrang special ng episode natin tonight because BTC reached its all-time high at 72K, no, as of now. Yan, may mga kumita ba? Please type kumita. Ayan, si ano, ang ating mentor, no, si Misino. Please type kumita, guys. I-attract natin yung ano, yung energy, ano. Oh, please type powering through. If you are still trading, kahit hindi ka pa kumukota, hindi ka pa kumikita, please type power. Ayan. Siyempre, we want to maximize this bull run. Minsan lang magkaroon ng ganitong opportunity sa market. And right now, it's historic, ano? It's historical date. Today is Monday, March 11. And na-reach na natin yung all-time high ng Bitcoin. Okay, so before anything else, this is TRX episode 4, no? Ways to deal with losses during a bull run. I'm Coach Ron, but before that, before time will proceed, I want to acknowledge each and every one of you. Please type where you are watching right now. Ako, I'm from Quezon City.
Yan. Pwede po tayong mag-type dito. Ayan. Kapkidlat yung lumabas. Quezon City. Ayan. Ayan. Si JMB o Power daw. O si JGen Kumita. Ayos, Jigza. Post naman natin yan sa trading challenge. Ayan. Si Marcus. Sir Marcus from SG. Si Sir Ron Kevin Bulacan. JMB. Mentaluyong. Consistent to ah. Coach JM o consistent si JMB. Laging nasa Mandaluyong. Si Tofi Marikina. Ayan. Sige. So, welcome, welcome. So, before anything else, I want to introduce no, my partner, this TRX. Ang pinaka-pogi. Ang head ng RDMM or Razzle Dazzle Mastermind group ng TD. Walang iba kundi ang ating energetic and millionaire, no? Coach JM. Yo! Yo, naririnig ba ako ron? Bago yes, yes. Okay, hindi narinig ano kasi baka magkaroon naman tayo ng blooper. So, good evening, good morning, and good afternoon, guys. My name is Coach JM, one of the trainers in trader development. So, kamusta kayong lahat? So, please type good if you are looking good or feeling good tonight. Sige. So, by the way, ano, meron akong gustong sabihin pala ron. Nakalimutan ko actually, nawala. Pero mamaya ako na lang sasabihin ulit. Sige, back to you muna ron. Ano yun, coach? Nakalimutan ko, sabi ko may gusto akong sabihin. Pagka ano, pero nung nagpumasok na ako, biglang nakalimutan ko. Pero mamaya pagka ano, sasabihin ko na lang. Sige, coach. So, ang ganda ulit ng topic natin, bias ano, palaging maganda yung topic natin. Ang ganda lang ng topic natin right now, because napapanahon, nasa bull run na tayo, nasa bull market na, nasa all-time high na yung BTC. But then again, hindi naman lahat ng tao is kumikita. Relate ba kayo doon? Please type relate. Kung relate. Nakaka-relate kayo doon sa situation na yun. Guys, we hear you and gusto namin bigyan ng ano, no, we want to shed light doon sa scenario na paano ba i-handle ito? Lagi akong talo, pero bullrun. Medyo ano kasi eh, no? Parang, alam mo yon, alam mong maganda yung market, para siyang double jeopardy eh. Para, kasi ang ganda ng market right now, parang gigil ka, ang gigil yung mga tao, yung nasa paligid mo, yung environment mo, kumikita sila, kikita mo, pero at the same time, ikaw natatalo. Eh, alam mo yon na parang, natatalo ka na nga dun sa mga trades mo and then at the same time, parang dagdag din dun sa pain na nararamdaman mo right now na maganda yung market pero natatalo ka pa rin. And nandudun pa yung panghihinayang dun sa mga potential gains, di ba? Yung, alam mo yon. So, medyo maganda yung topic natin tonight dahil, ano, sige. Basahin na kaya natin, Ron, yung ating... Yes, coach. Yung ano nga natin, yung title ng episode natin. Ayan. Ways to deal with losses during a bull run. So more specifically, guys, yung nagtanong kasi sa amin, ito yung tanong niya. Coach, ano pong advice niyo sa ganitong situation? Meron akong 5 watch lists. Yung unang dalawa, nakapag-execute, it ended up a loss. Next 3, hindi nakapag-execute kasi sira na yung site dahil sa first 2 losses. End up, winning trade sana ako, kaso, the one that got away, top ya daw, times 8, times 4, times 2, yung hindi natayaan, mas lalong nasira yung psyche. Ano pong ginagawa niyo pag ganito? Salamat, coaches. So, yun, coach. O, please type, relate, kung nakaka-relate kayo sa, ano, sa problem ng ating letter or question sender. Ron, meron akong question sa'yo. Medyo nagkaroon ako ng ano eh, ng challenge dun sa line na times 8 times 4. Sige, balik natin yung tanong niya. No? Para, ewan, ano yung pagkaka-interpret mo dun sa times 8 times 4 times 2? Yung hindi natayaan. Ano ibig sabihin? Baka parang yung ibig sabihin niya dito is ang dami niyang hindi natayaan dahil nagkaroon siya ng dalawang unang talo. Parang dumoble siguro or naging times 4 yung
number of opportunities na hinindihan niya just because siguro na circuit breaker siya or nasira na yung safe niya. Ayun, okay. Sige, na-gets ko na. Para yun nga yung parang kanina ang sinasabi ko na double jeopardy ka eh, na, na hindi ka na makapag-trade lalo na ngayon bull run. Sige. Yung ano, no? Sino ba mga nakaka-relate sa atin? Tingnan muna natin. Ano? Si Mike. Brad, si Mike. Relate. Si Tofi, nakaka-relate din siya sa ating topic ngayon. So hopefully, every one of you guys is nakaka-relate sa atin. So, ayan, na-experience mo ba to, Coach Ron? Experience in terms of yung consecutive losses, definitely yes, yung sunod-sunod yung talo. Pero hindi naman siya specifically, yung title kasi natin, Ways to Deal with Losses During a Bull Run. Yung losses kasi, yung consecutive losses can occur sa different phases. Eh. Pwede namang nasa bull run, pwedeng sideways, pwedeng bear run. Ako, na-experience ko na yung lahat, Coach. And masasabi ko na mas malakas lang talaga yung emotions right now. Kasi parang nakakainis bakit hindi ako manalo. Kasi lahat ng kasama ko panalo, tapos ako lang yung talo. Baka ayun. Kaya nagiging intense yung feelings nung nagtanong sa akin right now. Kayo ba, Coach? Na-experience niyo ba to as of the moment or in the past bull run in 2021? Oo naman, na-experience ko and patuloy ko pa rin na-experience specifically yung sinabi nung ano, no? May, actually, alam to ng mga students ko sa Razzle Dazzle, eh. Meron kami yung watchlist. Tapos yung watchlist na ititrade ko, yun pa yung hindi aangat. And then yung the end up na yung mga natiras dun sa watchlist ko, yun yung mga umangat. Pero it's a normal, actually normal lang siyang occurrence sa isang buhay ng isang trader. Parang kasama yun sa a day in a life of a trader, yung magkakamali ka na pipiliin. Nax! Dito yung mga nagkamali na sa pinili. Ano? Pinili pero mali ang pinili. Yan. So please type. Mali ang pinili pagka mali ang napili mo. And it happens to us. Kahit sa akin, nangyayari yun. Alam ng mga students ko yun, kasi minsan pagka nagwa-war room kami, talagang ang una ko sasabihin, ano yung watchlist natin? Alam mo, ito yung trinade ko sa watchlist natin. Ito yung bumagsak. And then, yung iba, umangat. Tapos yung mga students ko, na-trade naman nila yun. Ano? Pero parang ako, sarili ko, okay lang, masaya na rin ako. Dahil, alam mo yun, may ganun din na pampabalanse na parang okay lang, na-trade naman ng mga students tong ano, watch this. So, okay lang sa akin. And ako, personally, alam ko na yon, tanggap ko na, maraming beses ko na-experience, and kasama siya sa pagiging trader, yung magkamali ka ng piliin. Sige. Pero, syempre, hindi ka pa rin immune, di ba, Coach? How, yung sasagutin natin ngayon is yung how to deal. Paano ba tatanggapin, siguro, yung mga talo? Paano ba in-neutralize siguro yung self. Yun siguro yung gustong makuha ni question sender, no? Oo, tama. Yung, ano, diretso na ba tayo sa deal? Ano na tayo agad? Doon sa mga kung paano natin to gagawin? Or yung personal na ginagawa natin pagka nagyayari sa atin to? Ganun agad? Direktahin na natin? Hindi, doon muna tayo sa experience mo, Coach, siguro. How do you deal with consecutive losses? Especially now na bull run. Ilang dami lumilipad, 20%, tapos yung na-trade mo na-cut? Well, normal yon dahil isa sa mga, ano ko, no? Isa sa mga mantra, trading mantras ko is to stay on my lane. So, when I say stay on my lane is, yun yung, kung ano yung pinili kong time frame, ano yung pinili kong setup, yun yung ititrade ko. And majority right now is nasa ibang time frames. Tama ba? Mm-hmm. Yung time frame kasi na pinili ko is 4-1-15 meta. Time frame meta. So 4 hours, 1 hour, 15 minutes combo. And majority of the trades, especially before nag-breakout or before mag-touch dun sa all-time high, key level yung BTC,
yung mga trades right now na nagpapakita is nasa 4 ay nasa 115.5. So ibig sabihin mas mabilis yung ano. And ako tanggap ko 'yun dahil siguro experience na rin and yung conviction ko dun sa set sa ano ko eh sa pinili ko eh, kasi talagang naging mantra ko na talaga na to stay on my lane. Isa nga rin yun sa mga rules in life ko eh, to stay in my lane and continue showing up. Dahil darating din, and laging inire-remind sa amin sa atin ni Cap actually, yung every dog has its day. Diba? So, ngayon, during that time, araw ng ano yon ng mga 115.5 traders, so sila yung kumakana. Pero during the time na talaga nagtitrade ako, yung mga big trades ko for this year, yung ano ba yon, nakalimutan na yung mga big trades, ano, meron akong big trades last January tsaka last ENS. December yung ENS yan, oh, di ba, yung ENS trades ko, yung mga 115.5 traders sa mastermind namin, hindi sila makatrade. And na fo-fomo din sila sa akin. Pero ako, syempre kailangan mo ipakita yung mga trades mo sa students mo eh. So ako naman, papakita ko sa kanila, oh guys, ito yung na-trade ko, ENS, ito yung trade. Ganito ko siya trinade, ina-explain ko. Yung mga students na 115.5 trader, na fo-fomo sila. And lagi ko naman, nagkakaroon naman, and may role dun sa mastermind is syempre to actually always na i-remind sila na every dog has its day. So day ng 4115 traders right now. So just stay. Isipin niyo na lang, parang lagi ko sinasabi sa mga 115.5 traders, isipin niyo na lang tinetest kayo ng market. Okay? The market is testing your patience right now. If nafo-FOMO kayo and will act in spite of that FOMO or that fear, pwedeng wala ka na. Wala ka ng portfolio or naubos na yung portfolio mo. Biglang, darating na yung araw nyo. And pag dumating na yung araw nyo, wala ka ng ano, no? Ubus na yung monetary capital mo, yung psychological capital mo, wala na rin. Diba? So, mas maganda na talagang practicein. And yun naging effective naman yun dun sa mastermind namin. Yung sinasabi ko sa nila, the market will always test us. Diba? So yun yung experience ko. Ron, ikaw? Ako, sakayan ako dun sa lahat ng sinabi mo. Usually, kapag nagko-coach ako, or kahit sa sarili ko, lagi kong sinasabi, stay on your lane. Stay on your lane, stay on your lane. Pero, meron akong breakthrough last November. Tinanong kasi ni Ninong Herb si Cap, Cap, anong meta or time frame ba yung tinitrade mo? Kasi sometimes, talaga yung meta na napili mo or time frame na napili mo, makakat ka talaga eh. Or it's not available, katulad ng sinabi mo. Ang sagot ni Cap, the best trade is the one that's available. So, ako, as a trader, tinatry ko i-grasp kasi all this time, yung mantra ko as a trader and as a coach is yung katulad ng sa inyo. I can't change lanes kasi probability wise or mathematics wise, pag meron kang setup A, meron kang setup B, pag nagkamali ka sa setup A, nagkamali ka sa setup B, nagbo-blow up yung losses mo or yung errors mo as more possibilities occur. So ako, yun yung kayang i-grasp ng mind ko eh, na parang, okay, hindi ko pala pwedeng padamihin yung possibilities kasi it will lead to more errors, hence more losses doon sa ano, sa port ko. So nung narinig ko yung kay Cap, parang bakit yan? Parang ano, duality nung pinaniniwalaan tsaka pinanindigan ko. Pero na-realize ko na pwede namang mas maging dynamic because trading is both a science and an art. So pwede tayong maging strict scientifically doon sa ito yung speed na gusto ko. H1 speed, kailangan within 10 hours mag-materialize siya. 4H speed, within 24 to 48 hours dapat mag-materialize siya. But then, pwede rin kasing hindi nga available. Katulad ng sinabi mo, merong moments na ang lumilipad is si LPT, puro M15 yung setups.
parang si Floki, puro M15 yung setups. Tapos nag-resonate yung sinabi ni Cap. Hindi ko kasi na-trade yung Floki eh, coach. Nag-resonate na yung sinabi ni Cap noong November 2023 sa Fire Nation. Tenino Herbs. The best trade is the one which is available. So, na-realize ko na as a risk manager, kasi naka-portion naman yung ano eh, taking chances, di ba? Naka-portion yung VAR mo. Kapag natalo ka dito, meron ka pang, for example, 5-4 ang circuit breaker mo, tas 1 VAR ka per trade. Meron ka pang 4 chances to take chance dun sa ibang time frame. So, tama yun sinabi ni Sir Seth. I learned to change gears, lalo na kapag yung speed ng market is faster than what I wanted. Yes. Minsan, yung gusto ko, hindi binibigay. So, kailangan matuto akong i-appreciate din kung ano yung meron. Kasi sayang, for me, sayang din yung opportunity ni Floki. Ang laki ng spread, ang laki ng volatility, yung possibility ng panalo for both long and short. But then, since conflict nga siya dun sa values ko, hindi ko siya matrade. Ganun yung nangyayari sa akin, conflicting. So, I learned to, yung pinakauna kong point is zoom out eh. I try to portion my risk. Tapos, sineset ko parang data set for M15 trades, data set for H1 trades. Ganun yung mas naging effective. Well, it's ang ganda nung buti sinabi mo 'yan dahil well ako kasi nandoon din ako sa part na nagta-transition na kung maging maging adaptive kung ano yung binibigay ng market. Kasi maganda rin yung sinabi mo. Talagang yun din yung pareho tayo Ron eh na yung stay on your lane, continue showing up. Pero dahil syempre nanalo yung Water Nation ngayon, diba? Water Nation year ngayon, actually sa trader development, it's the year of the water right now. And one of the values or value na ine-impart ng isang water is yung ability to adapt. Kasi yung mga Water Nation, ang gagaling talaga nilang mag-adapt. Diba? Makikita mo sa kitang-kita siya yung ability of the nation nung Water Nation na mag-adapt. Kitang-kita lalo na sa trading challenges, di ba? Parang iba-iba yung mga challenges per week sa trader development and then at the same time nati-trade and nakakapag-participate last year, di ba? And sila yung pinakamaraming trades, number of trades na ibibigay sa ano. So isa yung actually sa mga tinuro ng Water Nation sa atin last year. Kaya sila nag-champion and merong reason kung bakit sila nag-champion. That's why ako kasi as an Earth Nation person, stubborn. Normal sa Earth ang magiging stubborn. Ano? Pero I'm trying to adapt din. Tama yung sinabi mo. Kasi it's funny na diniscuss mo yung talagang nagtatry ka na mag-expand. Dahil katulad mo, hindi rin nagme-make sense sa akin yung the best trade is the one that is available right now. Kasi iniisip ko eh, ano yung the best trade is one that is available right now? Kasi pwede natin siyang i-interpret in terms of number one, yung ability ng trader na mag-trade ng different setups. Mm-hmm. Di ba? Same time frame, pagka RD yung trade, iti-trade mo. Pagka bounce na yung trade, iti-trade mo. Kapag short na yung trade, iti-trade mo. So, yon conflicting sa akin yon. Dahil sa rule eh. And then at the same time, pwede rin yung sinabi mo, which is yung sinabi mo, doon naman nagdinidictate yung fast. Yung bilis naman. Let's say for example, nasa 115.5 yung mga trades and 15.51 yung mga meta right now. So, trinay ko din mag-adapt and naging maganda naman though nasa proseso pa ako of scaling up my allocation in terms of adapting kasi nagte-trade din ako right now ng mga 115.5 trades. Pinapakita ko na yun sa mga students ko sa RDM dahil kahit medyo taliwas dun sa ayoko kasi muna nila kasi ito yung isa sa mga mahihirap sa atin as a coach
Let's say, for example, meron tayong values na ini-impart sa mga students natin, and somehow, the situation is hindi na nagiging applicable yung values na itinuturo natin, and then the situation is requiring us to adapt. Pagka nag-adapt ka, magtataka yung mga students, bakit mo in-impart sa amin to, coach, pero biglang ganito pala yung ginawa mo. So, nahihirapan din ako dun sa part na yun eh. Pero, paunti-unti, pinapakita ko sa kanila na nagtitrade na rin ako ng 115.5 meta. Kasi alam, ang lahat ng sa RDM, ang alam nila, 4115 ako eh. Pero paunti-unti, pinapakita ko na sa kanila na nagtitrade din ako ng 115.5. Pero at a lower allocation, compared dun sa mismong main time frame of choice ko. So, pareho tayo. Nag-a-adapt dahil ito, Ron. February. Ito, February. February, maganda na yung market. And then, yun yung nag-start na mag-shift yung time frame from 4115 trades to 115.5 meta. And then, ako, nagpapaka-stubborn ako na just to stay on my lane. Diba? Kailangan kong panindigan to. Sinabi ko to sa mga students ko, ayoko mapaya dahil may accountability na part. Diba? So ako, talagang, sige, stay ako sa lane. Until such time na ang dami nang kumikita and ako, nakakaramdam na rin ako ng FOMO na bakit ganon. Parang wala pa rin binibigay sa atin yung market. Ano? So, ayun, unting-unting isa sa mga learnings ko, what did I, parang bago matapos yung February, isa sa mga learning, tinanong ko sa sarili ko, ano yung mga bagay na hindi ko, never dared to try? Which is yung isa sa mga questions ng ano eh, sa atin palagi ni Kap, ano? What have you never dared to try this month? And yun yung sinagot ko, to shift and to adapt to what the market's giving you. So come what March. So I really traded yung mga 115.5 traders, especially yung meme coins, di ba? Yung Pepe, yung SHIB, and yung Doge, yun yung top, nasa top 5 yan eh. Ewan ko kung napapansin niyo yun when it comes dun sa okay ex-trader ako eh, and meron dun part na hot. Meron dun yung segment na hot eh. And tinitignan ko palagi yun, isa sa mga gusto kong tinitignan yun kasi ano yung top 5 coins na tinitrade ng lahat ng nasa OKX. And nakita ko na nasa meme coins lahat. And dun sa, during that time sa meme coins, lahat ng mga ano is nasa 115.5 traders. Sabi ko, ito na yun. Itry ko naman na mag-shift ng time frame from 4115, mag-adjust ako to 115.5 traders. And then na yun. Diba? Parang 1 month lang, nakapagbenta tayo USDT. So, salamat sa buyer. Salamat sa buyer natin. Ano, binigyan tayo ng cash. Binayad sa akin cash. Akin pala yung cash. Cash ang binayad sa akin ng buyer. So, masaya ako doon. Maraming salamat. So, yun yung naging story ko, which is naging successful naman because I tried to adapt. And masaya ako doon sa part na yun. Yun yung naging story ko. Sorry, humaba. For the benefit of those, no, kasi it can get confusing. Oh. Please type confused kung nako-confuse ka. Yung meta transition or time frame transitioning kasi, it's just a variation of speed. Kumbaga, minsan yung market, yung speed niya nasa 4H, makikita mo yung retracement niya, magre-retrace sa 4H, tapos magsusupport siya doon, tapos saka siya nilipad ulit. Sometimes, yung speed ng market is sobrang bilis. Yung retracements niya or yung supports niya nasa H1 lang, tapos lilipad na ulit. And so on, pwede nasa M15 yung support, katulad ng LPT, Floki, within 2 hours, nakapag-support na, tapos lipad. So, it really gets confusing, lalo na kapag ka, usually, I just trade one time frame and one setup. Tapos, kapag natalo ka sa 15-minute time frame, posible na matalo ka rin sa H1 time frame. Connecting doon sa question ng question center natin, ano? What if yung first 2 na pili ko, natalo ako, tapos hindi ko na malagyan ng pera yung
yung remaining watch lists ko. Kasi nga, talo na yung dalawang una. Tapos, yung tatlo na natira, nanalo pa. Nanalo siya. Tapos, lalong sumakit sa feeling. Ano. That boils down to, dun sa conversations na meron tayo, tingin ko, coach, yung napulot ko dun sa'yo at saka dun sa experience ko is, it's always going to be about risk management. Yan. Kasi feeling ko, itong trader na nagtanong sa atin, hindi lang niya na-portion properly yung value at risk or yung number of times na pwede siya magkamali. Kasi magkakamali ka pa rin talaga eh. Whether you adapt, whether you stay on your lane, kailangan merong wiggle room yung pagkakamali mo as a trader. So say for example, kung meron kang 2% na cut sa isang trade, kung ang circuit breaker mo is 5%, for example, pag dalawang beses ka talaga natalo, wala na, tapos na yung tapos na yung boxing, di ba? Next week ka na ulit mag-trade kasi nag-over-risk ka doon sa isang kabayo or doon sa isang coin. Ganun yung nakikita kong problem niya. So, ang sagot ko, when dealing with losses, especially now, nag-bull run, 72.5K in BTC, is to control your risk in such a way na meron ka pa rin leeway or meron ka pa rin chance to take controlled risks. Hindi ka kasi makakapag-risk pag naubos na eh. Naubos na yung bar or yung bala na pwede mong ilagay. Ayan, okay. May question nata dito, Coach. Yeah. Ito, may question si Joey. Show natin. Yan, question. Kapag nag-shift ka ng time frame, pinapalitan mo pa din ba yung leverage and yung allocation? Actually, yes. Which is, yan yung ano eh. Yan yung isa sa mga springboard na inano, lalo na sa ano. Ito si Joey naman, nagtanong. Alam naman yung sagot. Mali. Parang iba na yung ano, iba na yung topic. Hindi, pero... Yes, alam mo naman yun dahil yun yung isa sa mga inuna kong ilatag sa inyong lahat, di ba? Pagka 10-1, pagka 115-5 trader ka, dapat ang leverage mo is 10x, and then pag 4-115 ka, and then 5x lang. So sa leverage part is iniiba ko din dahil sinusunod ko lang yung playbook ng Razzle Dazzle Mastermind. And at the same time, pero when it comes to allocation, mas malaki yung allocation ko definitely sa 4-1-15 compared dun sa allocation ko right now dun sa 1-15-5 MetaTrader. Ewan ko kung napapansin nyo yon pagka nagbibigay ako ng screenshot sa inyo ng mga trades ko na hindi ko alam kung napapansin nyo eh na bumababa yung allocation ko when it comes to that. Pero tinatry ko rin na scale. Pinakikiramdaman ko yung sarili ko dun sa bilis eh. Dahil alam niyo naman, alam ng buong leadership team kung gaano yung bagal ko kasi mahilig talaga ako sa mabagal. So, yun yung isa sa mga hopefully nasagot ko yung tanong mo, Joey. Di, pero naturally, coach, when you go higher time frame kasi for the benefit of those na hindi masyadong maintindihan yung discussion. Kapag 4H kasi yung percentage cuts can range from 5% or 5% to 15%. Di ba? Parang ang laki ng cut kasi ang laki ng kandila sa 4H. Mm. That's why, naturally, you have to lower your leverage. Yes. Tapos, ang mangyayari nun, relate yung cut, di ba? Pag naka 5X, 5 times, kunwari 5 times 5, 25%. Akala mo, lumalaki yung allocation mo, pero it's the same value at risk. So, it's a natural response to the time frame. Kailangan talagang bumaba ng leverage as you go kasi nga mas malaki yung cut dun sa mas malaking time frame. Yes. Ayun. Pero going back to ways to deal with these losses. Ako, personally, coach, kapag nag-check ako ng trades ko and trades ng mga coaches ko, I always go with the risk management. So,
pagkatapos nung ano, yung tama ba yung allocation mo, tama ba yung VAR, syempre, it's just a matter of obedience, diba? Baka kasi itong nagtatanong sa atin is not obedient to his risk management rules. Pero kung obedient na siya, the discussion will shift to losses versus wins. Yan yung palagi kong tinitingnan. Kasi kapag talo ka sa bull run, ibig sabihin, hindi ka na makapag-take ng chance, ibig sabihin, mas malaki yung loss mo kaysa sa win. So the question lies in, bakit ba ang dami mong talo? Yan yung unang tanong dyan, bakit ba ang dami mong talo? Kung palagi kang talo, baka kailangan mo mag-eliminate. Kasi going back to our first discussion na pwede kang mag-stay on your lane or mag-adapt, kapag nakita mo na palagi kang talo sa N15, ano, bakit hindi mo na lang tanggalin? Kasi parang nagtitinda ka ng kikyam, tas siomay, tas ang binibili lang ng tao is siomay, tas bakit ka pa nagtitinda ng kikyam? Parang ganun yung ano niya eh, analogy. You have to eliminate your losses. You have to weed out yung mga mali mo. So, fine-tuning siya. Bakit ka palaging may talo? After nun, pag technical side coach, mas madali yung i-detect eh. Like, and then actually, yun yung gusto kong i-discuss din. Dahil na-discuss mo yung business part of ways of dealing losses. Diba? Sa technical side of things, especially pag bull run, di ba? Isa lang naman yung magiging dilemma mo. It's either you're trading, pagka natatalo ka sa isang trade, yung source lang naman yan, kinategorize ko actually. Number one is, pwedeng premature yung entry mo. That's number one. Doon lang naglalaro naman yun eh. Premature yung entries mo. Masyado kang maaga doon sa entry that you end up na nakakat ka agad, 'di ba? Or nakakat ka agad dahil masyadong maaga yung entries mo. Number two, or ang tawag natin doon is precision, ano, entry precision, yung precise entry. And isa din sa pinakamahirap na i-pinpoint when it comes to trading Bitcoin eh, yung precision of your entry. That's number one. So, number two is it looks like hindi mo nabasa yung meta nung chart na tinitrade mo. Diba? So, kasama yon. Let's say for example, 115.5 trader ka and then dun sa previous moves na ginawa ng isang coin, baka hindi mo nabasa na ang meta niya pala is 4.115. So, yun yung sinusunod niyang meta pero hindi mo nabasa dahil 115.5 trader ka lang, nakita mo lang na lumipad and then some sort na huminto yung momentum pababa sa support ng 1 hour. Kala mo, yun na yun, pero babagsak pa pala kasi may sinusunod na meta eh. So it's either yun, no? Number 1 and number 2. Or number 3, talagang may something sa pagbabasa mo ng chart. It's either nagtitrade ka ng mga coins na hindi gumagalaw or walang volatility. That's number one. Number two, hindi mo natitrade yung mga fastest coins right now. Or yun actually, sideways, yung sideways na part, hindi, walang volatility. Or talagang baka naman din nagsho-short ka sa ganitong klaseng market, 'di ba? So yung bias, sa bias, yung direction, yung bias and yung entries, yun yung mga tinitingnan ko. Ako ganun ako mag-journal eh, pag kami mga talo ko lalo na consecutive losses. Uunahin ko muna syempre yung technical parts. Ano ba yung technical na part? Ano ba yung nangyari after the fact, 'di ba? Pagkatapos mo matalo, magkakaroon ka na ng data kung ano yung nangyari. Sometimes, ang pinaka lagi kong nagiging challenge, which is yung sinasabi ko sa inyo guys, yung pinaka mahirap is yung precision entry. Minsan, nagkakamali lang ako ng entry. Nauuna ako. Minsan, nauuna lang ako eh. And then biglang,
makakat ka and then aangat na. So nauuna. So precision entry, yun yung isa sa mga mahihirap talaga sa crypto eh. Pero yun yung ano, that's why after kung i-segment yung mga talo ko, yung mga talo on trades, pagka na-categorize ko, doon nabubuo lahat eh. Doon nabubuo yung system na parang okay. Paano ko kaya ang gagawin ko is tatanungin ko yung sarili ko. Okay, so paano ko kaya? So, ang hirap ng precision entry sa crypto. So, paano ko kaya 'to masusolusyunan? So, doon pumasok yung system ng re-entry strategies. So, parang ganun yung nangyari. So, kinakategorize ko. Ikaw ba, Coach Ron, paano mo ginagawa yun sa technical part? Actually, tama, Coach. Yung troubleshooting part, kasi di ba sa una, iiyak ka. Iiyak ka kasi talo ka, tapos mainit yung ulo mo. After nun, assuming na okay ka na, you have to have this mindset na there is learning dun sa failure. Yes. Humihinto kasi sa failure yung ano eh, yung trader because na-hurt siguro yung ego niya, baka hindi pala para sa akin yung trading kasi talo ako. But remember na itong failures mo, yung magagamit mo na tools para ma-segment ano, yung tanong ko nga kanina, bakit ka ba palaging talo? Bakit mas malaki yung talo mo dun sa panalo? So tama ka, sa technical shot talaga, mauuna. Titignan mo yung precision ng entry, titignan mo yung analysis. Usually mali nga yung analysis. Or mali yung meta. Kasi baka ang sinusunod pa ng meta nito is 4H, pero enter ka ng enter sa H1 or sa N15. More so, yun sa technical kasi ano eh, it's something na kayang i-grasp ng mind. Pag nakita mo, madali siya i-troubleshoot. So ako, kapag nagko-coach ako at saka pag tinitignan ko yung mga mali ko, I always try to go to the trade management side or yung business management side. So gusto ko naman doon umupo. Sa akin, yung sa'yo, yung sa point mo na precision of entry, ang question ko sa trade management style ko is, binigyan ko ba ng chance na maging kami? Binigyan ko ba ng chance? So please type chance. Ito na naman tayo sa mga relationship analogy ni Coach. Kasi sometimes, Coach, masyado kasi tayong ano eh, parang perfectionist towards what our minds can comprehend. Gusto natin perfect yung mapapangasawa natin, perfect yung magulang natin, perfect yung mga estudyante natin, perfect tayo as teachers or yung mga teachers natin. Pero binigyan mo ba ng chance? Yun lagi kong tinatanong kahit sa life ko eh. Binigyan mo ba ng chance yung ano, yung relationship mo to materialize? Kasi ganun din yung sa precision of entry. Maari na nag-candle count ka na, tapos maari na nasakto na yung RSI, sakto na yung parameters, nandyan na lahat nakalatag na, pero biglang namatay yung jowa mo. Hindi na kayo pinasal. Pwedeng ganun, di ba, Coach? Pwedeng hindi ibinigay. So, ako, binibigyan ko ng allowance. So, to give our viewers the benefit, ano, yung allowance ko kasi, isang palapag, concept kasi siya sa P4P. So, kapag nakapasok ako sa box bottom, bibigyan ko pa siya ng isang palapag bago ako mag-cut. Hindi saktong-sakto. Mm-hmm. Kumbaga, bibigyan ko ng pagkakataon na magkamali yung partner ko, magkamali yung parent ko. Kasi it's a natural part nung ano, nung trading. No? Merong wiggle room, yun yung usual na ginagamit na term. May wiggle room for all our trades. After nun, yung cut muna, di ba? Risk first. Dapat may wiggle room. So, dapat bumaba yung allocation mo as wiggle room increases. So, kung gusto mo na mas malaki yung allowance kasi hindi ka sure din sa precision of entry, pwedeng mas bumaba yung allocation mo. Ganun yung magiging response ko sa trade management side. Aside from doon, ang nauna sa akin kasi, Coach, is capital first, risk first. Dapat maprotektahan ko yung capital ko, tapos dapat sakto yung risk. After nun, a profit naman ako. Yan. Ang ginagawa ko na tweak is, di ba, mas malaki yung loss.
dealing with losses during a bull run. Ang ginagawa ko dyan is, kapag 2% na, pwedeng magbawas ako ng 10%. Kasi, anong when nangyayari? You say, wait lang ah, wait lang. When you say 2%, 2% move sa chart. Okay, sige. Parang kukurot ako ng 10%, gaganon ako. Parang, ang reasoning ko dun, reasoning behind it is, kapag ka mas malaki yung loss mo kaysa sa win, ibig sabihin, kailangan mo lang mas mag-take ng win. Na-gets mo ba, coach? Oo, gets na gets ko. In that way, ang kailangan ko lang palang gawin is kumurot. Kasi for sure, yung bias ko naman, hindi naman palaging straight to cut yan eh. Kailangan ko lang kumurot. Tapos, sa trade management ladder, from a big loss, yung full cut, tatalon yung trade ko to a smaller loss or to a fair trade. Ganun yung reasoning ko behind it na, ah, okay, ah, madaming mali, madaming loss. Sa trade management side, ang magagawa ko is bigyan ng allowance yung entry ko. At the same time, pagka sumunod siya sa bias ko, magbabawas ako ng konti bago siya mag-TP in such a way na ma-insure ko na small win to fair trade yung trade ko. Maganda yon, actually. Maganda yung ano na yon, yung simple tweak. Hindi ka naman nag-tweak sa technicals dun eh. So yung simple tweak dun sa trade management na yon will save you from full cuts. And imagine yung magiging effect doon sa taking chances kasi coach eh. Kung 5 bar ka lang, 5% or 5 legs lang yung pwedeng mawala sa'yo. Imagine kung nagtitake ka ng small win dun sa 2% move, pwedeng mabawasan yung bar mo from 1 bar to 0.5 bar. So, imbes na 5 chances ka lang, makaka 10 chances ka. More chances of taking that risk or taking that trade. Kesa mag-stop ka na Monday pa lang, circuit breaker ka na. Ayun, coach. Yun yung gusto ko i-point out dito sa ways. Maganda yung ano ha, yung sinasabi mo yung taking wins. Actually, ako ang ginagawa ko, let's say for example, umenter ako. May mga times na pagka nakaka-experience ako ng consecutive losses or sometimes hindi gumagalaw yung portfolio ko by any chance. Let's say for example, win. And then may isa akong trade, tapos loss na naman siya. And then mag-win ulit ako. Tapos maglo-loss ulit. And then mag-win, tapos maglo-loss. Alam mo yun, yung sideways yung movement. One of the things na ginagawa ko, which is a cliche to everyone, dahil lagi nyo na naririnig to, is to actually collect small wins. Which is, trina-translate ko yon na para enter ako dito, wala akong pakialam sa chart, pag lumipad to ng maliit, ibibenta ko agad. And then, yun lang ginagawa ko without anything. Kasi kailangan ko ng ano eh, wins eh. Yun yung unang step eh, collecting wins. And tama ka doon eh, pareho tayo dun sa ginagawa natin. Ikaw, kumukurot ka, ako hindi. Talagang, kuha agad. Kasi kailangan ko ng ano eh, kailangan ko ng panalo, 'di ba? Gusto ko putulin tong consecutive losses ko ngayon, bull market ngayon, kailangan ko ng panalo. So pagka kada pipitik lang yung chart, boom, benta agad. Okay na 'yon. And then reset ka lang ng saglit. And actually then, coach, agree nga din ako diyan kasi it's always a matter of perspective. Pwede kang mag-create ng the 3% economy. Time di kasi pinag-uusapan namin ni Vince to kanina. Sabi ko, Vince, pwede kang ano eh, 3% ka lang tapos take profit lahat. Imagine 10x tapos 3%, 30% up ka sa kada isang trade mo. Tapos siguro 1%, 2% yung cut mo. Kung kada 3%, mag-take profit ka, kahit mawipso ka, kunwari yung floppy, 20% yung box or 10% yung box, makuha mo lang yung 3%. Tapos ulit-ulitin mo lang yung 3%. Oh, please type 3% kung madali lang siya makuha. Actually, sobrang dali niya lang makuha. Ang tendency lang ng trader is to maximize. Laging tinatanong ko sa Heron Coach, how to maximize or how to let your winners run. Na nakakalimutan nila na ang pinakatanong lang naman sa trading is kumita ba yung port mo? Yes. And kung kumukurot ka ng 3%, yung katulad ng sa'yo, imagine 3% take all the profit, tapos withdraw ka pa ng withdraw, mas mananalo ka pa kaysa dun sa nag-hold hanggang sa TP100.
Kasi ang tendency, babalik nila lahat ng gains nila sa mga susunod nilang trade. Tama. Actually, sinabi ito na naman po, nagsabi ka ng 3% and nakita ko si Ross. Naalala ko actually dyan sa 3% mo si Ross kasi meron ngang, meron ako, merong trade, actually yan si Ross, nasa RDMM yan, pero hindi na yata siya nag-renew. Pero okay na, masaya naman ako sa ano, no? Masaya naman ako dun sa nangyari sa system niya. Pero yung system niya, kahit ako nung una, parang nagandahan ako dun sa konsepto na ginawa niya. Wherein, ang ginawa niya lang is, coach, basta gumalaw lang to ng 1:2 or 1:3, bebenta na ako. Kasi meron kasi ako rule na parang kailangan yung ititrade natin, minimum of 10% yung igagalaw. Pero siya, may mga trade siya na maliliit lang yung galaw, pero humahamig talaga si Ross. So sabi ko, maganda yung nagawa niyang habit of kahit yung maliliit lang. Kasi in the long run, basta nagbenta ka kasi. Yun naman yun eh. Basta nagbenta ka, kikita ka. Regardless. And ito, napag-usapan namin to ni Irving Chin itong ano, no? Sorry. Medyo lalayo, pero medyo may pagka ano. May pagka papasok din naman to sa topic. Nag-uusap kami about business. Well, sa business kasi, Brad, sabi sa akin ni Irving Chin, ang isang mindset ng Incheck is mas gusto nila na maliit lang yung tubo nung tinda nila pero paulit-ulit na umiikot. Mm. And meron akong alam na business na parang meron siyang paninda and then 10x yung ano, 10x yung price niya. 10x yung price niya. Kunyari, bibili ka ng 50 pesos na product. Bibili niya yung product at 50 pesos. Pagagandahin niya lang yung marketing, pagagandahin niya yung package, ibibenta niya ng 500 pesos yon. So 10x eh. Pero ang laki nung, ang tawag dun is markup, tama ba? Mm. Ang laki nung markup na ginagawa. Pero sa Incheck, Brad, ang sabi niya, maliit lang tumubo ang isang ano, ang magandang strategy, which is I think doon sa 3% rule, para siyang ganun eh, yung Chinese mindset of doing business na parang maliit lang yung markup pero paulit-ulit mo lang ginagawa, and then naging ano, 'di ba, naging isa sa mga nilo-look up natin yung mga Chinese community when it comes to business, kasi talagang entrepreneur sila. So isang mindset 'yon, tama. Cash flow, tama coach, cash flow is more important than revenue. Dapat umiikot, dapat may nakukuha ka after. Syempre, right now, coach, gusto kasi ng ano yung jumakpat. Ano? Normal lang naman din yun. Gusto natin ma-maximize yung bull run and maka-jackpot. Kaya mas nag-show up tayo, siguro kaya din tayo. Yung letter sender natin, kaya rin siguro nag-ano siya, taking the chance, taking that two-bar, dalawang trade lang, circuit breaker na siya, baka kaya ganun is, gusto niya talagang makakamada yung bull run. So it's understandable, pero ang ganda ng discussion natin, coach, kasi hindi natin to kanina na pag-usapan kung paano ba natin ipresent to them. Ano? And usually, it's not about technicals. Lagi kong sinasabi sa sarili ko yun. Capital first, profit second, technicals last. Dapat, yung capital ko is ma-break even ko. So, more on the decision making lies within dun sa kailan ba ako mag-break even. Pag nag 2% move ba to, 3% move ba to, pwede na ako mag-break even. After nun, kurot. Profit second. Kukurot ako in such a way na ma-convert ko lahat ng potential big cuts to small cuts or pwede rin siyang maging fair trade. And then, saka na ako, kumbaga ano siya eh, parang ma-activate siya, saka na ako mag-focus dun sa ay dapat ma-hold ko to hanggang PP100 or dapat ma-hold ko to hanggang backstop, ganun. Pag ganun yung naging ano mo, routine, mas mabibigyan mo rin yung chance mo na mag-lose more. Kasi it's always about losing more eh. Kapag ka, yun nga, yung point is, kapag ka naubos ka,
agad-agad, wala na. Sayang naman yung opportunity. Every day may lumilipad ng 20% right now. Ayun. Well, isa sa ano, actually ngayon, nare-realize ko habang nagsasalita ka, ano, itong mga to strategies na pwede niyong gawin, pwede rin kayo mag-invento ng sarili niyong strategy. Kasi sabi ko nga, sa whatever works for you here. Pero you will never create a strategy or you will never understand a particular strategy. Kasi strategies na yung mga pinag-usapan natin right now, without data. Importanteng-importante yung data. And para malaman mo kung ano yung strategy na na i-implement or i-create mo to answer yung mga challenges mo right now. So it boils, wala lang, na-realize ko lang ngayon na, kailangan talaga, magaling ka talaga sa data and kailangan talaga as a trader, talagang nagde-data, nagko-collect ka talaga ng data. Kasi nandoon talaga yung power. Doon ka nag-create ng mga strategies. Ay, maganda yung discussion na yan, Coach. Bukod ko, ay, muntik kong makalimutan, ano? Yun talaga yung pinakauna kong point, eh. Nahirapan akong i-expound dito yung ano. Diba? At least na-realize ko. Actually, yun yung na-realize ko. Nagsasalita ka, sabi ko. Parang gumagawa lang tayo ng mga strategies nang pwede nating gawin. Yung benta ka kagad, 3% strategy. Wala naman ganyan sa libro, hindi naman tinuturo yan eh. Pero nangyari lang yung mga yan dahil dun sa data na meron kami. And then kung ano yung preset ng data, ininterpret lang namin and then nag-create ng strategies. So yun yung na-realize ko. So ano yung gusto mong sabihin or ano yung point mo when it comes to data, Brad? Ano kasi siya, Coach? Parang mas madali in life, mas madaling tumingin sa mali kaysa sa tama. Please type relate kung nakaka-relate yun. The time now is 9:55, no? Hopefully yung mga viewers natin nanonood pa rin. It's always easier to lay blame. Lumayo ako ng konti. It's always easier to lay blame. Kasalanan mo, kasalanan ng sitwasyon. It's always easier to sorry, ano, yung sisisihin mo yung iba, sisiraan mo yung iba. Mas madaling tumingin sa mali kaysa sa tama. So, the errors, itong yung losses natin, kung, lalo na kung consecutive siya, yung mind natin is sobrang nakatingin doon. Imagine may papel. Okay. Tapos merong ano dito, may shade, ayan. Yan, may imperfection, di ba? May pangit na black pen dyan or yung ink dyan. It's always easier to see this, di ba? Yung mali. Always easier to put our mind, yung mind natin doon lagi nakatingin. Ano ba yung mas madami? Focus. Ano yung mas madami? Yung tama, yung malinis. Pero doon tayo sa mali, lagi nakatingin. So, ganun din yung mindset with regards to seeing your losses or dealing with your losses. Imagine sa lahat ng trade mo sa buong buhay mo from 2021 to 2024, parang ito lang siya, yung mali mo. And dun ka lang nakatingin. Tapos ayaw mo na mag-trade dahil lang dito. Namimiss mo lahat ng chance just because nakatingin ka dun sa data versus dun sa data set. Kasi, Coach, trading is a long game. Yes. And yung mga failures ng traders, normal lang naman yan. Normal lang maging emotional about it. Normal lang na tignan mo yung mali. Pero kapag nag-stop ka dahil lang nagkamali ka, that's parang disservice dun sa potential na pwede mo makuha. Lalo na ngayon, bull run, ang lakas ng market. Dahil lang dalawang beses ka nagkamali, ayaw mo na. Baka may tinuturo lang pala sa'yo. Baka yung lesson na kailangan mo right now is tinuturo na sa'yo para moving forward, mas masulit mo pala yung bull run. Well, I think human nature actually yan eh. Yung ganyan, yung nagfo-focus tayo dun sa ano. Kasi ka, di ba pagka nagdi-discuss ako sa open loop, natatandaan mo ba yung lesson natin, Ron, about open loops? 'Di ba? Let's say for example, kaya importante yung immediate feedback sa trader development and to answer all the questions na meron yung student. Kaya meron tayong mga
meron tayong mga lock-in sessions na ginagawa in between programs kasi importante yung ano no na ma-close yung open loop. Kasi the tendency is, let's say for example, may tinurong concept and then 95% gets, 5% lang yung hindi niya na-gets, hindi na nagagamit yung buong concept kasi naka-focus dun sa 5%. Mm. And I think that's the ano human nature na parang mag-focus tayo dun sa kulang kaysa dun sa big picture. Kaya ang ganda nung ano mo, ang ganda nung sinabi mo na yon na ano, very well said. Very well said. Hey coach, ang message ko lang dun is don't stop eh. Like, sa 40 trades, kung dalawang consecutive trade talo, that shouldn't stop you from continuing your journey dun sa 40 trades. Kasi, saka lang naman magiging valid yung analysis or yung adjustment dun sa risk management style sa technical side of trading kapag kamalaki na, pagbuo na yung data. So, ayun, don't adjust. Yun yung message ko din agad dun sa mga nasa Fire Nation. Don't adjust just because of two consecutive losses. Baka lang mali talaga or baka hindi lang talaga binigay. Adjust after 20 to 40 trades. Yun, tama. Actually, isa pa sa realization ko, isa sa mga naging responsibilidad natin as coaches, especially sa trader development, is actually to hold dun sa mga students na meron tayo right now, di ba? Kasi yan nga yung tendency, eh, yung mag-focus sa losses and then end up, ayoko na mag-trade kasi puro ko talo. Lalo na, bull, para baka sabihin pa ng student, bull run na to, coach, hindi pa rin ako kumikita, wala na akong pag-asa sa trading. Diba? Nandun tayo sa part na ano eh, tayo yung taga-hold, yung let's say may aalis na. Ito, ayan na, kunyari, andito yung mga students natin, tayo to. May aalis na. Naging part of responsibility and duty natin na pag aalis sila dyan, oy, wag kang umalis, dito ka lang. At maging patient ka lang, darating din yung time mo. Baka nawawala ako eh, nawawala yung time ko. Pero parang ganun eh, yung, teka lang, darating din yung time mo na, alam kong marami kang losses currently right now, pero it doesn't mean na kailangan mo na mag-stop sa trading. Kasi eh, sabi mo nga, trading is a long game. Diba? And, sobrang undervalued yung pagiging patient dun sa journey. Dahil siguro sa environment na meron na tayo ngayon, di ba? Ang daming options, lagi, lahat instant, di ba? So, wala lang, na-appreciate ko lang lalo yung ano natin, ano, yung work natin na tayo talaga yung taga-hold sa kanila ba? O na huwag kang aalis, diyan ka lang. Kasi tendency talaga ng student na mag-focus dun sa mga mali eh. Mag-micro sila. Actually, relate din dyan, ano, sabi ni Vince kanina, coach, ano eh, kadalasan alam ko naman yung mali ko, alam ko naman kung ano yung kailangan kong gawin, pero minsan kailangan lang pala kita makausap. sobrang sweet, ano, hindi ko alam kung ano yung i-respond ko, so kasi alam mo dun sa word niya na yon, there's lacking. Alam mo yung kulang doon? Ang kulang doon kasi is accountability. Yun yung wala eh. Yun yung wala, yung accountability na part. Meron din akong ganyang student na parang, coach, lagi na lang ako nagjo-journal. Gino-journal ko ba na huwag ka na mag-entry? Ang kulit mo naman. Ganyan, dito na lang. And then, dito ka na lang. Huwag mo na ulitin to. Huwag ka nang i-enter dito. Parang sabi niya, nagsasawa na ako, coach. Parang palagi na lang ito yung sinusulat ko. Alam ko naman yung mali ko and sinusulat ko naman na ito yung dapat kong itama. Pero sa next trade, uulitin ko na naman, coach. Tapos i-journal ko na naman, inulit mo na naman, wag mo nang ulitin, parang awa mo na. Tapos magti-trade ulit siya. Boom. Tapos inulit ulit, di ba? Boom. Ang kulang doon actually is accountability. Wala kasing accountability. That's why
sa RDMM is meron akong passive income. Meron akong passive income, Brad. May mga kinote ako eh. Nagkaroon ako ng isang one time na nag-group coaching ako sa mga students. And meron akong passive income sa kanila. Ang passive income ko is kapag ka inulit mo yung inano nila sa akin eh, dinulog nila sa akin yung mga challenges nila and yung mga kailangan nilang baguhin sa trading nila right now. Ngayon, meron na lang one time na tatawagin ko sila. Let's say for example, Jansen, pakita mo sa akin yung mga trades mo. And then, titignan ko, ito yung assessment ko sa kanya. Kapag kayo nagkamali siya, parang inulit niya ulit yung pagkakamali niya na dapat na binago niya. Instant 5,000 pesos sa akin yun. Hindi, hindi yun mapupunta sa trader development, sa akin yun. Yun ang passive income ko sa RDMM. And alam nilang lahat yun. Kaya ngayon, alam mo yun, hindi nila alam na, sige, gawin mo lang yung kailangan mong gawin, pero pag nahuli kita, 5,000 pesos yan. Hmm. So ngayon, merong accountability na effect sa kanila. Dahil pag inulit nila yon, boom. May passive income. Kumayad naman sila doon. Sinabi ko sa kanila talaga, gagawin ko kayong passive income. Kayo mga pasaway na estudyante kayo, lahat kayo gagawin kong passive income. Agree ba kayo doon? Yes, coach, agree. Mag-agree naman sila. So yun yung... Ganyan din, coach, sa fire. Sobrang laki ng kinita namin kay Tito Rab. Shout out kay Tito Rab. Siguro mga 20 to 50K na yung kinita namin last year dahil sa sobrang pasaway niya. At the same time, meron din akong 5K. Pero hindi 5K pesos, 5K run. Kada isang maling trade, 5 kilometers. So meron akong student, siguro 150 kilometers. 150 kilometers yung tinakbo niya. Dahil lang, alam mo yun, parang mag-sink in na tama na. Paulit-ulit yung mali. So, yun, sige, hindi ko naisip yan ha, yung passive income. Passive opportunity. Pumahit naman sila eh. And tinanong ko naman sa kanila, sabi ko, hindi ito mapupunta sa One Health. Okay? Sa akin ito mapupunta. Agree ba kayo doon? Yes. So ngayon, manguhuli na ako sa kanila. And then pagka ano, alam na nila 'yon, ito malito. Ito na 'yung GCash ko. pero ang ano noon, ang effect noon kasi, Brad, is 'yung accountability. Alam nila na pwedeng may manghuli sa kanila. Ang tawag ni Cap diyan is Hawthorne effect eh. Yung Hawthorne effect. So ginamitan ko lang ng Hawthorne effect 'yung RDMM. Wherein, mas behave sila pag may kanin. Oo, pag alam nilang may sisita sa kanila or anytime may nakatingin sa kanila, mas magiging behave and mas magiging careful yung galaw nila. Mm-hmm. So, ganun yung ginawa ko. Siguro to summarize, bukod dun sa stay on your lane, adapt, yung risk side, the technical side, the business side of trading, bukod pa dun sa trading as a long game, tapos kailangan mo mag-zoom out, see the data as a whole, not the sum of its parts or yung mga mali lang. Ang realization ko right now is kapag may mga talo ka, don't be afraid to ask for help. Yes. The environment is stronger than willpower. Laging sinasabi, as cliche as may it seem, kailangan mo pa rin yung environment to keep you alive and to keep you sane. Kasi sabi sa akin ni Vince kanina, coach, parang motivated naman ako din sa mga wise ko. Pero sometimes, yung energy lang na magpatuloy yung kailangan ko. And yung energy na yun, nakukuha ko sa'yo. So parang ako, ha? sobrang validated yung existence ko sa teacher na ko. Pero alam mo yun, nagmamatter pala. Yun yung message ko this day. Actually, saktong today, yung message ko from the universe is your presence matters. Lalo na sa Fire Nation, kailangan pala mas mag-show up and
yung akala ko kasi may diminishing returns kasi siya coach eh. It gets boring. Yung parang wala namang epekto. Minsan mas mahirap mag-show up. Pero realization ko right now, for those na dealing with this problem, kailangan pala sama-sama tayo. Mas madali pala kapag sama-sama tayo. Ayun. Ang cheesy na, pero totoo, di ba? Wala. Power of being in a team talaga kasi yun. And isa yun sa secret sauce eh, yung magkaroon ka ng teammates that will help you dun sa journey na meron ka. Kaya, forever grateful, syempre, sa inyo, Ron, sa leadership team. Kasi alam ko, meron akong safety net pagka nagkaroon ng challenges ako, lalo na in life. Mas nagkakaroon ako ng confidence to risk more dahil alam kong may safety net ako kapag kasama ko kayo. May utangan. Ay, di ko naman ako ng utang sa leadership. Ako, coach, okay na ako. Tingin ko that's it. Ano? Ways to deal with losses, stay on your lane, adapt, check your technical side, your business side. Treat trading as a long game, a business, and then always stay with your team. Yun yung message na nakuha natin. Ways to deal with losses during a bull run. Ayan. Anything else to announce, coach? Hindi, before the announcement, guys, gawin na natin siyang habit every day, every after TRX. Please give your key takeaway dyan sa chat box kasi binabasa namin yan. So kung ano yung mga naging key takeaways nyo from our session tonight, paki-type in kahit isa lang. Okay, mahalagang mahalaga sa amin 'yon. And for announcements is yung saan sila pwedeng mag-send, Ron? Ito, coach. Ayan, send ko. Ayan. So medyo click nyo na lang yung Google form. Siguro gawa na lang tayo ng QR code, Ron, para mas mas mabilis. Okay. Aesthetically pleasing siya tignan, yung QR code. So isa sa action plans natin yun. Anyway, sige. So hopefully, maraming kayong natutunan tonight sa ating ways of dealing losses during bull runs. And siguro ang final or gentle reminder ko lang sa inyo right now, which is ito naman yung reminder ko palagi sa RDMM, no? Na, guys, I know it's bull run, pero wag naman na parang sobrang aligaga or talagang gigil na gigil kayong mag-trade right now. Okay? So, just do or practice what you've been practicing all this time and you will do good here in the long run. Ikaw, Coach Ron. Ako, ang pinaka-mantra ko is to unlock the pro trader in you. And ang reminder ko lang lagi, a pro trader withdraws. So kung gusto mo maging pro trader, the key is to always try to withdraw your profits. And Coach? Oh, ako rin. Talagang importante sa akin yung withdraw. No? Talagang kada lalagpas na yung sa buhay yung... sa buhay ito siya. Hindi, ganyan talaga yung kada lalagpas na yun dun sa requirement ko, hindi ko siya pinapalaki, wini-withdraw ko talaga agad. So, let's say for example, lumagpas na, may extra 2K, 4K na to, so i-withdraw ko na to. Hindi mo na-get sulsang ka. Sige. I think yun lang, coach. Sige. Yun lang naman. Maraming salamat guys for being with us. Nag-enjoy kami tulad nung sa discussion natin tonight. So hopefully nag-enjoy and natuto din kayo. And lagi niyong tatandaan guys, galingan niyo palagi and galingan niyo palalo. Ako, thank you for this opportunity and see you next Monday. Ayun lang guys, bye-bye. Bye-bye.